Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no? The Action Man. Una sa lahat, mag-love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. Muli naman nagbabalik ang nag-iisa niyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng isyu ng bayan. So ito ha mga ka-action, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo at may nagaganap daw na gantihan ayon kay Harry Roque. Isa sa mga diehard na mga supporters ni ng mga Duterte. Gumaganti daw ito si Martin Romualdez dito kay Vice President Sara Duterte. Alam ko na alam nyo po ang quality kung sino si Harry Roque. Para lubos ho natin maunawaan at bago ho tayo magtuloy-tuloy, panoorin na po natin ang nasabing video. Kaya nga po, tama ang sinabi ni Vice President, bigyan naman natin ng kahihiyan ang ating mga West at yung ating infrastrukturang katarungan sa Pilipinas. Mr. Speaker, tama po, nasaktan kayo. Tao lang kayo eh. Pero gumanti kayo ng tama ang ganti dyan sa susunod, isnabin nyo rin si Vice President. Ismiran nyo pa kung gusto po. Huwag mo namang ikompromisa ang suberenya ng bayan sa pagganti mo kay Vice President. Para sa kaalaman ng ating mga kababayan, tatlong resolusyon yan na inihain dyan sa Kamara. Yung una, last year, inihain ng Makabayan Block. Yung pangalawa, yung latest, noong November 20, nitong inihain naman ni Representative Abante. At recently lang, si Congressman Lagman ay naghain din ng resolusyon na nananawagan, no, para sa pagpayag nga ng pamahalan sana na mag-imbestiga ang ICC dito sa bansa sa war on drugs ng Duterte administration. Alam mo, dininay na ni Speaker. Oh. Pero malinaw po sa akin kasi yung script. Alam nila ang posisyon ng Presidente. Ganyan din naman ang posisyon ng Secretary of Justice. Anong gagawin nila kung gusto nilang pabalikta rin? Mag-apply ng pressure sa panahon na hindi pa po tapos ang budget. Tinatalakay pa po sa Senado yan. Alam niyo po, katotohanan, dahil ang pinaka-importanting trabaho ng Kamara ay ang budget, habang hindi pa tapos ang budget, lahat ng ahensya, baw pa rin yan sa Kamara. Kaya ngayon hinain yan, resolution na yan, para magkaroon ng dahilan yung Secretary of Justice na bumaliktad sa mga nauna niyang sinabi. Hindi ko lang alam kung kasapi talaga si Secretary Rebolla sa script na yan. Pero sa mga binabanggit niya, binibigyan niya talaga ng importansya yung mga resolusyon na hindi pa naman na ipapasa. At miski ipasa naman yan, wala namang bisa yan dahil kinakailangan mapasa pa rin ng Senado. Pero that is the sense of the House. Na sa panahon ng budget, hindi mo po pwedeng mabaliwala. So anong sumatotal niyan? Gusto talaga ng liderato. At siyempre, alam naman natin, galing po ako dyan sa House. Wala pong demokrasya dyan. What the speaker says goes. Ganyan po talaga, lalo na sa panahon ng budget na lahat ng mga congressman nakaganyan, penge, project. O, di ba? So, ang iniisip ko, kabahagi pa rin ito ng politika. Kung hindi nila po pwedeng masuway ang presidente na huwag i-impeach si Sara Duterte, di gawin natin sa pamamagitan ng ICC. Bakit? Hindi lang pa, naman po si dating Presidente Rodrigo Duterte ang di umano pinaimbestigahan ng mga CPP-NPA sa ICC. Kasama na rin po si Vice President Sara dahil mga panahon na iniimbestiga ng ICC mga pangyayari sa Davao, mayor po si Sara Duterte. So kung hindi makuha sa impeachment, pa-warrant of arrest mo yan at cooperate mo, padala mo, pakulong mo sa dahig. Now, dininay ni Speaker. Oh, okay, mabuti yung denial na yan. Pero tignan nyo, ang sabi niya, that is not accurate. What is not accurate? Na nais maimpluwensyahan at mapabaliktad ng Kamara sa kanyang liderato, sa ilalim ng kanyang liderato, ang naging pahayag ng Secretary of Justice na paa-aresto niya kapag pumasok sa Pilipinas mga investigador ng ICC. What is not accurate with that? Nandiyan na po ang binitawang salita ni DOJ. Tatanungin niya kung magbabago ng status ng membership natin dahil nagsalita ang Kamara. O di ba, hindi ba binibigyan ng importansya yan? Hindi ba? Yan ang dahilan kung bakit sa tingin niya, despite na napakalinaw ng mga binanggit na salita ng Presidente na wala na, tapos na, history ng ICC sa Pilipinas, ngayon kinailangan pa niya pumunta sa Executive Secretary. Bakit?
kasi hindi niya raw po pwedeng baliwalain ang sinasabi ng Kongreso sa panahon na hindi pa pasado ang budget. Tandaan niyo po, hanggang hindi pirmado yung budget na yan, lahat ng ehensya ng gobyerno, yes sir, sa Congress. Dahil yan po talaga ang kapangyarihan ng Kongreso. Tama ba ako mali? Is this accurate or not accurate? Diba? Pero alam niyo mo, hindi naman po ako panig lang sa isang kaibigan. Kaibigan din natin po si Speaker. Matalik ko pong kaibigan niya. Panahon ng 1986 na alam naman natin na talagang natanggal ang mga Marcos at Romualdez sa kapangyarihan, wala po akong pakialam. Dahil nung kami mga estudyante, miski talagang kasagsagan ng mga Aquino noon, ako ang aking pagkakaibigan, hindi nakabase kung sino ka. Dahil nga siya ay Romualdez, mas dahilan para tinignan ko kung siya ay pwedeng maging kaibigan. Dahil ako po talaga, doon ako sa underdog palagi. At nung kami po'y unang nakita ni Speaker, siya po din ay 1 year behind me dahil nga siya ay nanggaling ng Hawaii, no? Sumama doon sa kanyang uncle. Alam ko po yun na lahat ng tao ayaw siyang pansinin dahil siya ay Romualdez sa panahon na kasagsagan ng mga Aquino. Ako wala akong pakialam. Kung mabuti kang tao, kakaibiganin kita. At kinaibigan ko po talaga si Speaker. I miss you, Speaker. I really do. Pero ako po, patas naman ang pangtingin ko. Alam niyo po ang nangyari dyan? Talaga po ang pinagbulan niyan, tambaluslos. So ano sabi ni Speaker? Ah, ganon ha? Sige, tapyasan ko ang budget mo. O, sino ngayon ang tambaluslos? Vice President ka, but I have power of the first. Kahit ang budget mo, ang aking pinsan ang nagsulong sa kamera, wala akong pakialam, I am the Speaker, tatapyasan ko ang budget mo. Pero akala ni Speaker, I have proven my point. Ito naman po nangyari. Matapos niyang tapyasan, siya na ay panalo. Pati po sa Court of Public Opinion, dahil talagang na-demonize yung confidential fund ni VP Sara, kakamayan na niya si Vice President. Hindi daw nakita ni Vice President ang video. Alam naman ni Vice President, I love her to the core. Pero ang feeling ko, I love her dahil hindi siya plastic. At sa politika talaga, that is so refreshing. Dahil sa politika po, ako'y narito sa larangan politika. Naku, nakaharap sa iyan, ganyan, pagtalikod. Oh, diba? Pero hindi po ganun si Sara. Kaya mahal natin siya. Pero nung nakita ko po, ang sabi ko, naku naman, my love, my Vice President, ano ba naman yung makipagkamay ka? Hindi ko naman sinabing makipagplastikan ka. Ano nangyari matapos na isnab ni Vice President si Speaker? Biglang sinulong itong resolusyon ni Abante. Tao lang din naman kasi si Speaker. Hindi niyo po naman makakait yan. Hindi ko po dinidepensahan din ang ginagawa ni Speaker. Bakit? Kasi yung kanyang gante sa kanyang isnab, abay, ito naman ay lalabagin ng suberenya ng bansang Pilipinas. Napakarami pong namatay para magkaroon ng suberenya, para magkaroon ng independyensa, ang kalayaan, ang bansang Pilipinas, na ang mga dayuhan, hindi na po pwedeng magharing uri dito sa ating bayan. Tapos, dahil feeling niya, ah ganun, inisnab mo ko, sige, palilitis kita sa ICC. Hindi niya naintindihan na kapag ginawa niya yon, balik na naman tayo sa mga panahon na tayo ay aapihin ng mga dayuhan dahil di umano, hindi natin kaya magbigay ng katarungan sa ating sariling mga kababayan. Kaya nga po, tama ang sinabi ni Vice President, bigyan naman natin ng kahihiyan ang ating mga west at yung ating infrastrukturang katarungan sa Pilipinas. Mr. Speaker, tama po, nasaktan kayo. Tao lang kayo eh. Pero gumanti kayo ng tama ang ganti dyan sa susunod, isnabin nyo rin si Vice President. Ismiran nyo pa kung gusto po. Huwag mo namang ikompromisa ang suberenya ng bayan sa pagganti mo kay Vice President. So yun na ho mga ka-action, mga ka-camping, no, napakinggan na po natin at napanood na po natin. Ayon kay Harry Roque, nagsimula daw ito nung nagpaharinig ito si Sara Duterte ng tambaluslos. Ako hindi ako naniniwala na doon nagsimula kung bakit nagkaroon. Palagay na natin na isa sa mga dahilan kung bakit sumama ang loob nito ni Romualdez dito sa kay Sara Duterte.
Okay. Pangalawa, ang una ko talagang pinakaanggulo na tinitingnan, yung question, yung hinamon siya ni Duterte na ipa-audit din ang kamera. Oh, willing naman po sana magpa-audit ang kamera dahil wala namang confidential fund ang kamera kung hindi mayroon lang po silang extraordinary fund. Although parihas po yun fund, pero magkaiba kung saan po nakatuka yun. Okay? So, hindi, ang sabi kasi ni Roque, ni Harry Roque, kaya inano na isinulong yung nasabing resolusyon kasi nagkaroon ng isnaban. Napanood ko po yung video na yun na kung saan nga ho, hindi kinamayan ni Sara Duterte, ito si Romualdez. Parang inisnab nga ho. Tapos ang gusto palabasin ni Harry Roque, doon nagsimula, kaya ipinapasok ito ang nasabing resolusyon na kung saan susuportahan ang ICC nga po, napapasukin na dito para maimbestigahan ang nangyari nung on war on drug nung panahon ng administrasyong Duterte. Di ba? Oh. Ngayon, sasabihin niya, gantihan. Hindi po yan gantihan. Pinapaira lang po attorney ang tama. Hinahanap lang po ng taong bayang kung ano ang totoo. Dahil ang ugat ng lahat ng ito, dahil nangyari nga po ang 125 million na hindi maipaliwanag ni Vice President Sara Duterte. Kung tutuusin nga po, matatawag po natin yun na unconstitutional. Oo, bakit? Hindi dumaan. Walang access sa Congress. Sino bang nag-abot ng pera na yon? Papuntang OBP, si Mr. President Bongbong Marcos. Inaabot doon sa OBP na walang access sa Congress. So sa palagay mo, kung ikaw ay isang mambabatas at ganun ang nangyari, hindi ba sasamaan loob mo? Na alam mo naman sa sarili mo na lahat ng mga proposal, lahat ng mga budget ay dumadaan muna sa Congress. Pinag-aaralan muna. So ano sa palagay mo ang ma-feel mo nun? Na binaypas ho kayo doon? Sige nga po. Ah. Sasabihin mo, maawa sa mga judge dahil magbukhang kahiyahiya. E matagal na ho tayo walang hiya. Kailan ba natin maiproud itong Pilipinas na ito na talamak ng mga kurakot, ng mga bulok, ng mga klase, ng mga opisyal? Bago nyo po sabihin na mahiya-hiya naman tayo sa mga justice, tanungin nyo muna ang mga sarili nyo. Dahil alam mo, saan ang gagaling ang source na walang hiya? Sa mga taong mga ma-impluensya na nasa gobyerno na hindi nagtatrabaho ng tama kung hindi ang alam nila ang kamkamin, ang kaban ng payan. Nagtatanong lang ho kami at gusto lang ho namin ng katotohanan. Para sa amin, walang masama kung pumasok ang ICC dito para imbestigahan ang nasabing patayan nung panahon nung drug on war na pinatupad ng idol mo na si Lolo Mudigong. Ngayon, kung maging clear, di ba sana maging proud ka dahil clear ang pangalan ng iniidolo mo at maging maganda ang imahe ng Pilipinas? Dahil kung hindi nyo po yan papayagan, wala din ho kayong magagawa. Papasok at papasok ang ICC, may suporta man o wala ng gobyerno ng Pilipinas, papasok at papasok ang ICC. Oo, yan ang tandaan mo, Attorney Harry Roque. So yun lang ho mga ka-action, mga ka-campaign, din-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa lahat natin ng mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.